Ako nga pala si Cardine, taga-takeover ng account ni Angel James sa Sarap Vlog. At ito na nga ang part 5 ng kwento natin. Kung napakinggan mo at napanood mo yung part 1, makakasubaybay ka sa kwento niya. Ito nga pala yung 35 years anniversary ng company tour nila. At itong tinitakeover ko, ito yung pupunta sila ng Mongkok. Mongkok sa may Hong Kong. Naikwento din niya sa akin, nakakaiba daw ang itsura ng taxi dito. O diba, kita niyo naman talaga, talaga makaluma ang mga taxi sa Hong Kong. Pero kahit luma ang disenyo, talaga namang sumasabay siya sa pagunlad ng bansang to. At take note, walang usok yung taxi na yan ha. Kaya napaka-friendly sa nature. At hindi rin nagkocause ng pollution yan. Kaya kahit sa Hong Kong mainit, hindi naman malagkit. Yun lang daw nakakatuwa sa Hong Kong, kahit mainit, hindi ka manglalagkit. Sumakay na sila ng bus niyan, papunta na sila sa Tong Chong Station. Yung papuntang Mongkok, nag-commute lang sila dyan, bumili siya ng ticket sa MRT. Kahit naman nga sila dyan makakuha ng ticket kasi first time daw nila. At dahil first time, nahihirapan sila makakuha ng ticket. Pero tagumpay pa rin sila, kaya pupunta na sila ng MRT station sa ilalim. Ang mga skeletor nga pala sa Hong Kong, kailangan nandito ka lang sa kanan kung di ka lalakad. Kung lalakad ka, doon ka sa kaliwa. At bawal din daw sa Hong Kong at ikaw ay parang-harang sa kalsada. Kasi sa kanila, time is gold. Bawal mong i-block ang dinadaanan nila. Nakasakay na sila ng train papuntang Mongkok. Lakasan lang daw sila ng loob sa kanilang pagkukommute. Pero nagpasalamat talaga daw sila nung makilala nila sa Mr. Hay. Yan nga pala si Mr. Hay yung tumulong sa kanila para matukuyan nila kung saan papuntang Mongkok. Kaya shoutout sa'yo, Mr. Hay. Yan nga pala yung rail train dyan sa MRT na yan. Iba-ibang kulay. Hindi ka maliligaw, basta susundan mo lang yan. Dahil ang bawat destinasyon dyan, iba-ibang kulay. Kaya hindi ka maliligaw. At nakarating na nga sila ng Mongkok. Kagandaan lang sa Hong Kong, ang MRT station, lahat nasa underground. Kaya ang bilis, para daw bullet. Ayan ang kabuuan ng Mongkok, di ba ang ganda? Talaga namang kakaiba, parang binondo lang, di ba? Charot lang. Pero may pagkakasimilarity talaga sila. Dito sa Mongkok, kahit sobrang daming tao, walang basura. At bawal na bawal ka daw magkalat dito. Dahil ang punchline dito, basura mo, tapon mo. At talaga naman ang Mongkok, talaga naman napaka-busy ng lugar na to. Lahat na makikita mong tao dito, ang bibilis kumilos. Kala mo lagi may hinahabol at nag-ihingahos. Yung ice cream na yan, masarap yan. Kaso hindi namin natikman kasi ang haba ng pila. Kaya naglakad na nasa sila ng lakad papuntang Mongkok Station. Dahil nandun daw yung mga Changi na parang sa Divisoria. O diba yung itsura parang binondo lang. Nang additional lang maraming ilaw. Pero pag nandito ka, mamamangha ka din. Kasi naka-organize lahat. At bawal ka ditong basta-basta tatawid na lang ha. Dahil mahuhuli ka. Kaya sa pagtawid pa lang, dito makikita mo yung mga tao disiplinado. At talagang sumusunod sila sa batas nila dito. Masarap din naman maglakad sa Mongko kahit mainit. Dahil bago nga daw sa iyong mata, kaya maaaliw ka. At ang kagandahan dito hindi mausok. Kahit maraming kotse, maraming bus na nagdadaanan. Ewan ko ba, siguro baka electric lahat na dito mga sasakyan. Kaya wala ka talagang maaamoy na usok. Kaya sa paglalakad mo, makakahinga ka ng maayos. Papasok nga sila dyan sa mall para i-check nila yung mga sapatos kung mura daw. Pero hindi rin naman, kapresyo din daw naman ng Pilipinas. Kaya nabagpasya nila na hindi nalang bumili. Dahil ganun din naman. At talaga daw na-enjoy nila dito yung maglakad. Dahil gusto nila makapunta dun sa Mongkok Market. May Jollibee din pala dito. At ang mga bus nila dito, mga double deck. Tama ba yun? O double decker? Ang ganda lang dito, alam mo yung kahit maraming bus, hindi maingay. At ang mura ng mga prutas. Dahil dito pala sa Hong Kong, bawal ang bumusina ng bumusina. Ginagamit lang pala ang busina dito sa Hong Kong kapag emergency na. Kaya kahit naglalakad ka sa kalsada, wala kang ingay na maririnig. Kundi harurot lang ng mga bus at harurot lang ng mga kotse. Talaga namang namangha ako doon kasi napaka-disiplinado. At talagang kahit sobrang dami ng sasakyan, walang traffic dito. Dire-diretso ang andar nila dito. At kahit rush hour, panalo. Ang bus dito, on the go. Hindi kagaya ng ibang bus na mag-iipon muna ng pasahero kahit siksika na sa loob bago umandar. Bawal daw yun sa Hong Kong. Naglakad na naman sila na naglakad papuntang Mongkok Market. Dahil i-check na daw nila doon kung talagang totoong mura. Dahil marami ka daw doon mabibili na kung ano-ano. Murang chocolate, murang abubot, at etc.
Sige lang sila sa paglakad kahit pagod na. At talaga namang napakalinis ang lugar nito, di ba? Ang sarap lang sa mata, kahit maraming tao, walang basura. At dito, hindi ka mangangamba kahit ang bagbo nasa likod. Dahil hindi raw uso dito ang mga mandurukod. Yun ay kwento lang nila, pero hindi ko alam kung totoo. Pero sa tingin ko naman, legit yun. Dumaan kami dito sa bilya ng maraming alahas. Ang gaganda ng mga alahas nila dito. Ayan, nandito na kami. Dito nga pala sa street na to, dito mo matatagpuan to. Ito ang kalang parang divisoria dito. Na halos pag nandito ka, parang Pilipinas lang din. Marami kang abubot na makikita. Nung una nga daw itong makita ni Angel, para talagang divisoria, walang pagkakaiba. Lahat ng mga bilihin dito, mura. May iba rin namang mahal, pero huwag ka na mag-convert dyan. Dahil pag nandito ka, pag-convert ka ng convert, walang mangyayari sa'yo. At wala kang mabibili dito. Nagutom na sila, dito nga pala sila kumain. Ang in-order daw nila dyan, grilled chicken noodles. Simple lang yung restaurant, pero ang aesthetic ng datingan. At maaliw ka sa kanilang mga pailaw. Na parang mga mini bar sa recto, charot lang. At ang pintuan dyan, automatic. Kailangan mong i-push bago ka makalabas. At habang iniintay nga nila yung order, binibidyuhan niya yung tindahan na to. Para naman daw pagkasama sa vlog, panalo. Pwedeng mairekomenda at madayo. Ayan na nga ang in-order ni Angel, masarap daw yan. Lalo na kung gutom ka, marirefresh ka sa sabaw. At ang lasa, 10 out of 10. Ang noodles, legit na legit. At nalasahan din daw ni Sarap Vlog na wala daw silang ginagamit na bechin, puro herbs. Kaya nagustuhan niya lahat ng pagkain dito sa Hong Kong. Ang sarap daw ng noodles na yan, kaya naubos niya yun lahat. Mura lang yan, pero masarap. O ayan na Angel, nandiyan ka na pala, ikaw lang magtapos. Thank you Carding sa pag-takeover sa aking vlog, maraming salamat. At grabe ang noodles na yan, 10 out of 10 yan. At ang mahal lumulta nito kapag pinaglaruan mo. At dahil sobrang pagod na ako, sa inyo ng sarap, sa amin ang vlog. Kaya tayong lahat, Kasarap Vlog, thanks for watching, bye!